Hello mga kagulay. Magandang araw po sa inyong lahat. Greggy Farmer nga po pala ito. Welcome po sa aking channel. Bali, ngayong araw na to ay pangalawang application natin ng calcium nitrate. Ito, tinutunaw ko na siya. Tinutunaw ko na siya mga kagulay. At saka nilagyan ko na siya ng tongtonggus mga kagulay. Kung mababasa nyo dyan, bactericide. Ayan. Yan ang inahalo ko mga kagulay. Kasi kailangan na siya ng para ma-prevent yung yung mga punggos para hindi na natin hintay na magkaroon pa. Kumbaga pang lang yan, depensa mga kagulay. Bali ito 'yon. Yan naano ko na siya diyan mga kagulay. Yan siya. Bali halo na natin mga kagulay ito kanina tinuturo natin. Pasensya na mga kagulay, wala kasi akong tagalog ng camera. Lang mga kagulay ha. Sige na sa video. Wala talagang tagahawak ng camera. Dali ito rin mga kagulay ito. Haluin natin na higi. Isasama na natin sa pag-drain. Yan. Ito po yung pangpunggos. Yung copper base. Ito po nilalagay ko dito kapag sa dilig. Pag sa spray mga kagulay, ang ginagamit ko Daconil o kaya yung Dytid. Yung po nilagamit ko sa pag-spray ng pampunggos mga kagulay. Pero kapag sinasama ko siya sa abono, ito ang gamit ko, copper base mga kagulay. Kasi itong copper base na to mga kagulay, hindi to pwedeng ihalo sa insecticide. Kailangan solo lang kapag i-spray. Kasi lahat naman ng copper base di pwedeng ihalo sa kahit anong insecticide. Pero sa abono kapag didilig mo pwede naman siya mga kagulay. Eh kaysa isosolo ko lang siya pag dilig-dilig. Kaya sinasama ko na lang sa abono para mas makaano ng ng oras. Tulad nito, isa lang naman ako mag-aabono dito. Mamaya siguro tutulungan ako ng asawa ko. Yan mga kagulay, kailangan na natin ihalo. Ay. Taglit lang mga kagulay ha. Asensya na kayo, wala akong kasama sa pagano. Yan mga kagulay, nahalo ko siya. Yan. Tapos kailangan haluin talaga nito. Yung paghahalo niya mga kagulay, ginaganyan na lang yan. Para mahalong maigi. Yan, kulang unti ng tubig. Kailangan puno. Haluin natin ganyan. Parang pagdidilig pa rin mga kagulay, ganun pa rin mga kagulay. Isang lata pa rin ng sardinas. Isang lata pa rin siya ng sardinas mga kagulay. And ganito, papakita ko ulit sa inyo kung paano ko siya ina-apply. Ganito mga kagulay. Ulit lang. Gawin hindi kumawakan yung camera. Ganito pa rin yung pag-apply ko nyan mga kagulay. Ito, titignan nyo ganyan lang mga kagulay oh. Iwasan nyo lang tumama dyan sa dahon nya. Kasi mainit din yung pungpunggus na yan, mainit din sa dahon. Parehas lang ng ng abono. Yan, gaganyan nyo lang. Isang ganito lang mga kagulay, isang ligo. O basta sardinas, kahit basta isang lata ng sardinas mga kagulay. Yan. Ganyan lang mga kagulay ang ginagawa ko. Yan, makikita nyo. Ayun, natuluan siya mga kagulay. Kaya kailangan natin siyang
Ay, balawang kagad yun mga kagulay. Kasi natamaan siya. Yan. Inalawang ko kagad siya ng ano kasi mainit ngayon. Hindi ko, kumbaga natamaan ko siya kasi walang tagahawak ng camera. Ako lang. Para makita nyo lang mga kagulay yung ginagawa ko ditong pag ano. Pagpapalaki dito sa talong natin. Yan. Kasi kung wala akong hawak ng camera, gaganyanin ko yan mga kagulay o, para hindi talaga siya matamaan. Yan. Ganyan lang mga kagulay ang ginagawa ko dito. Kung makikita nyo, green na green pa, green na green na siya. Kahit sobrang liliit nung na-deliver na no, na punla. Pero kung makikita nyo mga kagulay, green na green na siya. Yan. Tapos naninilaw pa siya nung ano, nung dineliver nga. Pero dahil sa naka-apply na tayo ng abono, naano na siya. Baga naka-recover na siya mga kagulay. Yan, ganyan lang yan mga kagulay. Yan. Bali, ang pag-apply ko pala dito sa ano pang kagulay, kung kasama yung co-side. Kapag kasama yung co-side mga kagulay, 14 days. 14 days siya mga kagulay. Bago haluan uli. O kaya dalawang mag-apply ako, di ba? Kada linggo ako. Sa susunod na linggo, hindi na ako mag-ano niyan. Kasi kada linggo na yon. Every week na ako mag-abono mga kagulay. Kumbaga, hindi ko muna siya sasamahan. Pero kapag di uulan, makikita, kaya nga napaka-importante yung mga kagulay. Yung sinasabi ko lagi sa inyo na monitor. Pag magtatanim kayo kahit anong gulay mga kagulay, napaka-importante yung monitor para makikita nyo. Kasi hindi naman pwedeng kahit nakalagay dun sa level ng ano ng co-side na every 14 days halimbawa di naman naulan kasi ang mga kagulay mga punggos hindi naman yan ano, sa tag-ulan lang talaga umaatake yan mga kagulay, wag lang siya makakakyat talaga sa puno kasi kapag nakakyat na siya sa puno medyo mahirap-hirap na siya no, kaya doon ko na ginagawa yung every 7 days. Tapos iba-ibang ginagamit ko, hindi lang yung ganito lang. Hindi lang yung yan lang nang yan lang ang gagamitin ko. Na-alternate ko sa Ditane o kaya sa Cabrio o kaya dun sa ang tawag na itong isang ginagamit ko, Daconil. Ganun ang ginagawa ko mga kagulay. Pero kung titignan nyo, maganda na rin, malaki na nga ang dahon nung iba. Ito, may uod pa to nung deliver mga kagulay, sa totoo lang, oh, yan, oh, may mga butas-butas, hindi yan dyan mga kagulay, kumbaga nung deliver kasi yan, meron na siyang tama, kumbaga meron na siyang ano. So hanggang dito na lang ako mga kagulay, kumbaga pinakita ko lang tong pangalawang pag-apply ko ng abono. Sa bago pa lang po sa munting channel ko, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, click niyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatalong, tsaka dun sa sitaw, tsaka dun sa... unting sitaw tsaka doon sa unting ampalaya. Maraming po salamat sa panonood. God bless po sa inyo lahat.